Hello everyone, it's Kitty Van Journey here, and it's been a long time na hindi ako nakakapagawa ng video. But today naisipan ko, it's because may gusto akong i-share sa inyo yung kasabihan kapag nandito sa Japan. Usually, ang iniisip ng ilan is mayaman ka na lagi. Ah, nagtatrabaho siya sa Japan, mayaman yun. Ganun lagi yung isip, no? O kaya, sabihin natin hindi lang sa Japan, no? Pag nagtatrabaho abroad, lagi na ang isip ng ilan is mayaman. So, especially dito sa Japan. So, one of the reason is this. Ito yung i-share ko sa inyo. Sadan, this is banana. This is saging na saba. So, this banana is nabili namin siya for worth of 1,200 yen. So, more or less is 500 pesos. So, i-fix na natin siya. 500 pesos. Did you imagine that? Itong isang piling na saging na saba na to, 500 pesos. Diba? Kung sa Pilipinas to, mabibili mo lang siya siguro mga 100 plus. Kasi medyo malaki nga naman. O kaya, pag nasa barangay ka, pwedeng hello na sa siguro mga 20. O kaya, minsan ihingiin na nga lang to ng kapitbahay mo, di ba? Pero dito sa Japan, nabibili namin to ng ganon. 1,200 yen or 500 pesos. So, depende pa yun sa palitan, di ba? So, na-afford namin yun. Nabibili namin yun. It's because, namimiss namin yung pagkain Pilipino. Diba? Siyempre, ilang taon na kami nagtatrabaho dito, hindi kami nakakain mga pagkain galing dyan sa Pilipinas. So, pag may pagkakataon, binibili namin yung ganito kahit mahal. Wala kaming choice kundi bilhin. Isa pa, did you imagine that every meal, sabihin na lang natin every meal, minsan gumagastos kami ng nasa 500 or more than 500 pesos pa every meal. And i-compute mo siya sa maghapon, ilang beses kumakain yung Pilipino, diba? Tatlong beses, minsan sobra pa. Itayos mo siya sa isang buwan. And how much the expenses? Sobrang, ang mahal po ng expenses dito. So, yung sahod mataas. But the expenses is mataas. Yes, maybe that's one of the reason kung bakit nasasabi na, ay, pag nasa Japan, mayaman. Mayaman nga kami kasi nakakabili kami ng saging na ganito. Gold yung price. Worth 500 pesos. Did you imagine that? So, yun lang. Yun yung gusto kong i-share sa inyo. Kaya kung hindi ka marunong magtipid, uuwi ka ng Pilipinas nang walang ipon. Kaya, totoo yung kasabihan na, may kasabihan dito sa Japan na may nichi tamago. Which means, everyday itlog yung kinakain sa sobrang pagtitipid. Pero, di ba, sobra naman yon kasi syempre nagtatrabaho ka, nagpapagod ka. Pagbigyan mo yung sarili mo kung ano yung gusto mong kainin, kung ano yung gusto mong bilhin. Pero usually, culture ng isang Pilipino, padala lahat. Titira lang ng konti para sa sarili niya. Lalo na kung hindi marunong mag-handle yung family mo sa Philippines. Pag uwi mo, as in, back to zero. Diba? Kasi may ilan na hindi na-appreciate nung family yung effort nung kapamilya nila nagtatrabaho sa abroad. Kung paano kahirap kinita yung pera. And pag bumili ka ng mga something na ganito, minsan magigilty ka pa. Kasi feeling mo hindi yung family mo, hindi mo napagbigyan lang ng ganito, feeling mo, ang sama-sama mo na. Diba? So, that's it. That's life. Kaya, yun na yung gusto kong i-share sa inyo. Kaya, wag agad mag-judge, okay? Wag agad mag-judge na hindi lahat ng nagtatrabaho abroad is mayaman, okay? Depende yon, depende sa sitwasyon, depende kung ano yung trabaho mo, kung depende kung nasa saang lugar ka, nasa city ka ba nagtatrabaho, nasa province ka ba nagtatrabaho, depende po yon, okay? And syempre, sana ma-appreciate ng family ng isang OFW kung gaano kahirap magtrabaho dito sa abroad. Okay? See you! Tumutunog na yung niluto kong kanin. Luto na.